Pabangon pa lang sana ang turismo ng Cebu mula sa pandemya nang tamaan naman sila ng bagyong Odep. Ang isa nga sa tourist destination, ang Olango Island, halos na wash out ng bagyo. Para sa detalye, may live report si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang sitwasyon dyan? Paps J, malaking hamon para sa mga nakatira sa isla ng Olango dito sa Cebu kung paano ba makakabangon muli. Mula nga dito sa hagupit ng bagyong Odette, winasak nga kasi ng bagyo, hindi lamang ang kanilang mga bahay, kundi maging ang kanilang kabuhayan. Wasak na mga bahay, mga nakatumbang poste at puno, at sira-sirang mga bangka. Ito ang bumungad sa amin pagpasok ng Olango Island sa Cebu. Kabilang sa nawalan ng tirahan, ang pamilya ni Nanay Josefina Barong na sa kalsada na ngayon nananatili. Mga bata, mga tulog, walang kumot, walang banig. Lamig, mga bata. Ang natira nilang bigas, ginagawa na lang ding lugaw para mapagkasya sa kanilang mga anak. Sa chapel namang ito, nakikisiksik si na Alonesa kasama ang apat pang pamilya. Mukhang dito na ron nila sasalubungin ng Pasko dahil wasak na ang kanilang bahay. Lahat lang pinaghirapan namin, napunta sa bahay namin ngayon, wala lahat. Barang gumuho na yung mundo ko. Ang pamilya sa Avedra naman, hindi lang bahay ang nawala, kundi buhay ng kanilang padre de pamilya. Nasawi ito nang subukang isalba ang ginagamit na fast craft, pero hindi na kayana ng malakas na alon. Nansakit talaga sir, hindi ko na alam, nasyak talaga ako. Pangingisda at pagbiyahe gamit ng bangka, ilan lang yan sa mga pangunahing hanap buhay dito sa Olango Island. Pero matapos hagupitin ng bagyong Odette itong isla, hindi bababa sa mahigit 100 bangka ang nasira. Isa ang Olango Island sa mga pinagmamalaking tourist destination ng probinsya, lalo't meron ditong marine at bird sanctuary. Pero ang pagbangon ng kanilang turismo, mukhang lalong matatagalan. Unti-unti nang pumik-up yung mga turista, ito na yun. Baka makabangon na tayo by summer. Yun ang target namin by summer. Ngayon, back to zero. Nakatulong naman daw mga bakawan para mapigilan ng mas malaking pinsala ng bagyo. Paps J, hanggang sa ngayon wala pa rin supply ng kuryente, tubig at linya ng komunikasyon dito nga sa Olango Island. Pero bukod dyan, talagang nangangailangan pa rin sila ng pagkain at maiinom ng tubig. Kaya nga panawagan ng mga residente doon, huwag sana silang makalimutan kahit nasa isla pagdating sa pamamahagi ng ayuda. Paps J. Maraming salamat, Mon Gualvez, nag-uulat mula sa Cebu.